So, Letran at saka si SB. So, lumalamang yung si SB 4-0, no? Maganda na sana. Pero dahil dito kay Deo Quahaw, bumalik yung Letran. Pero hindi si Deo Quahaw yung dahilan kung bakit nanalo yung Letran. Well, kung napanood niyo yung game, mayroong sinabi si Big Bo Belga na yung nagpanalo sa Letran, yung tira na nagpanalo sa Letran is sa limang tira niya mintis. Pero nung huling tira na pinasa sa kanya yung bola, yun pa yung pumasok. So anong pinapakita nun? Ang punto sa basketball, hindi pinag-uusapan kung sa simula, sa gitna o sa katdulo ng laro. Ang importante kung kailang kailangan, lalo na sa endgame, kahit isang shoot lang, kahit 2 points lang yung score mo, for as long na yun yung magpapanalo sa team mo, yun. Yung Brian Santos yung tumira, 0 out of 5 daw. Pero nung pinasahan siya nung kanilang point guard at na-shoot niya yung bola, yun na nagbigay sa Letra ng ano, ng lamang. At eventually, nanalo sila dahil dun sa... Kasi maganda rin yung depensa nung Santos dahil napigilan niya si Inot na yun yung inaasahang umiscore for si SB. So, yun na nga, no? 4-0 ka, so may target ka sa likod mo, gusto kong talunin ang kalaban, so yun naman yung ginawa ng Letran, come from behind, no? So, dalawang laro ang napanood ko, isa sa PBA, tsaka isa sa NCAA. So, maganda. Kasi yun yung sinasabi, kailangan pumuntos ka. Your points, yung 2 points mo or 3 points mo, kung yun ang magpapanalo sa team mo, kahit isa lang yun, basta panalo kayo, okay na yun. Kesa yung umiscore ka ng 100, 50, 40, pero kung talo naman kayo, wala rin yun. Kung marami kang rebounds, wala din yun. Kung marami kang assists, wala din yun. So yun yung pinapakita sa laro na to. 0 out of 5, and then yung pang-anim na tira, yung papumasok, yun ang nagbigay ng panalo. So yun yung dapat nyo maintindihan, kasi yung iba after yung points, after yung rebounds, yung iba after yung assist. Eh kung marami kang assist, kung talo naman kayo, anong punto ng assist na yun? Kasi winning means, ito yung tatandaan natin na pag nanalo ka sa isang game, it means you played the game right. Naglaro ka ng tama, naglaro ka ng maayos, kaya kayo nanalo. Kasi kung hindi, kung marami kang mali sa court, loob ng court, chances are matatalo ka. So, yun lang po.